So welcome guys sa Bayan Trading Channel. Crypto review tayo naman. So since mas active ako sa crypto ngayon, kasi yun nga 24/7 yung market nila sa Pinas, more on position, swing to position trades ang ginagawa natin kasi given the market condition doon ngayon, then long only market siya. Same din sa US. Okay, so yan, ito yung diversification or hindi mo siya diversification, kumbaga advantage na may exposure kasi iba't ibang asset class, hindi lang sa PH kasi tulad yan, long only market yung Pinas, then pag dropping yung price or bearish yung momentum, so mahirap mag-trade unless talaga nakatuto kayo trading intraday, scalp, yung pinaka-ideal para sa akin or yung trade outliers like CNPF, Converge, so sila yung gumagalaw talaga na talagang above 200 EMA breaking highs, okay? So, dito naman sa cryptocurrency 24/7, alam niyo yan sa mga nag-trade na matagal. Okay, so, bago mag-start, bali, I'm using Bityard sa crypto trading, margin trading, okay? Contract, kung tawagin nila, futures, kung ano ba tawag yan, isa lang yan. Leverage trading lang yan. Okay? Para sa akin, okay to sa leverage trading, smooth, straightforward, madali mag-deposit tsaka mag-withdraw, tried and tested ko to si Bityard. So kung gusto yung mag-double or mag-try or mag-trade or currency trading sa cryptocurrency, so I encourage you to register sa link sa description, then makakagyan kayo sa trading signals namin, okay? ATC Crypto, maganda yung run ng group ngayon, marami nag-profit. Nagpapabila ko ng signal doon, cater siya for day traders, minimum 8 signals per day ang binibigay natin doon, okay? So, may mga traders din magkiklaim sa atin na hindi na sila makareport, makalipat ng broker, ng exchange, or ayaw nila lumipat kasi matagal na sila doon. So, we provide the, we don't provide. Bali, meron kaming low fee para makajoin kayo sa group, okay? Pero, so, syempre, to be fair, sa iba naman na nag-trade using Bityard, kumbaga ganun lang. Pero as much as possible, sinutulit namin yan sa by our trade signals. Maganda yung run. Once we post, itiritrade ko yan personally, alam ng mga members yan. Okay, so, punta lang kayo rin sa Bityard, may copy trade, pwede nyo kayo i-copy. Marami rin dyang mga traders na pwede nyo i-copy. Okay, meron din silang spot trading, pwede kayo mag-long term position, crypto, meron silang forex, meron silang iba't ibang asset class. Okay, so kaya okay to. Smooth naman siya, mabilis din siya yung execution, wala masyadong slippage. So, i-try nyo lang. Okay, so yan. Kung meron kayong doubt, gusto nyo magtanong regarding sa mga sa trade signal, paano mag-avail, paano mag-work. So, mag-message lang kayo sa FB page na yun sa description. Okay, so start tayo BTC. Medyo maging mabilis to para makarami tayo or major points lang. So yan, BTC, alam naman natin nangyari, nag-drop. So before the drop pa, nag-provide ako ng analysis sa sa group. Okay, sa BTC, ETC, then BCH. So daily time frame, binigay ko yung ko sa kanila, yung pinaka areas of important levels. Okay, important levels to check. So since na-break nga yun, before talaga nitong crash na to. Kahit ako nagulat ako dito sa crash na to, pero maganda yun na ibang ko rito kasi naka-short position na ako bago pa ito nag-drop. So, malaki-laki yung naging natin dyan, naging gain natin dyan. So, yung port natin sa Bityard, BYM. Kung sa ibang members na nakasabay, so tuloy-tuloy lang tayo. So, BTC, at the current stage since nag-break to ng below 200 EMA. Siyempre, yung bias ko turned bearish. Okay, so ito guys, again, don't buy coins, invest in coins, or i-trade nyo siya based sa makikita nyo rito. Do your own research, okay? Unless nasa group talaga kayo, then yun, pinoprovide ko lahat doon. Cut point, take profit area, entry area, so pinoprovide namin lahat doon. So, one-stop shop na yun. Pag naka-join kayo ron, pag labas ng signal, real-time yun, pwede nyo i-execute agad. Okay, so BTC USD, daily time frame, bearish pa rin to para sa akin. So, potentially, pwede nyo i-test to. Itong 42 area. Pero, ang pinaka, kasi dito, ang pinaka bullish scenario ko, pag umangat, yan. Then, mag-test ulit siya para makita natin yung strength. Then, magdiretso pataas.
expect sana V-shaped recovery dito, pero nagkaroon ng consolidations, yun. So, nag-drop din, nag-stay siya below, ito yung pinakaya kong mangyari. Yung mga ganito sana gusto natin. Pero kung mapansin nyo, ito naman, itong gantong type ng V-shape kasi, abang pa siya ng 200 DMA eh, no? Unlike nito, below na. So, kaya medyo talaga skeptic na ako dyan. At current 3 to 3%. So, ang laki ng ano nito, ang laki ng movement nito. Ng range. 5,016. So, 5,016 movement range. More than 10% yan. Kasi, 6,000 lang siya eh. So, ang laki oh. Grabe. So, ito yung 388, ito yung, ano yan. 5,016, 16%. So, ayan yung galaw niya ng daily, sa daily time frame. So, kung magpo-position kayo, din makikita agad yung cut nyo. 16% agad yung madadali sa portfolio nyo. So, hindi siya ganun kagandahan. Okay, so ito yung bullish scenario titignan ko sa kanya. Pero until unless andyan yan sa baba, negative ako rito kay BTC USD. Okay? ETH. Yan, ito medyo okay pa. Kasi talaga maganda yung run-up na ginawa nito eh. Nag-drop man to, pero hindi naman ganun ka, ano, pero hindi naman ganun ka, kumbaga, malaki din yung drop niya, pero hindi siya inabot yung 200 EMA. Ganun din, double tap din ang nangyari dito, kaya no, kaya ETH, until din ang drop nito, from the peak. So, ito yung medyo deadly, ito yung hindi talaga magandang nangyari, oh. So, sa cryptocurrency, ito yung isa sa mga medyo risk, guys, yung, ano, volatility, yung movement. Since hindi siya tulad ng stocks na yung asset class ng stock is hindi naman siya nag-drop ng ganito. Pag nag-drop ng ganitong stock, talagang recession na yan. So, lalo kung sa index nangyari, di ba? So medyo matindi yan. Pero ito, since ang nangyari dito, liquidity grab eh. So double top, one first top, down, second top, much lower. Then chinik ko rin sa RSI recently, nagkaroon ng divergence for additional conviction. Then yung drop, dire-diretso. Okay, so para sa akin, ang tingin ko ito test 200 DMA kaya ano pa rin ako rito, ano pa rin, kumbaga hindi pa rin ako bullish sa kanya. Okay, 23% from this area, 200 DMA. So kung hindi magbago yung trajectory ni 200 DMA, kundi diretso yung pataas, which nag-doubt na ako kasi tingin ko pa magpo-flat na to eh, hanggang mabasag niya yung pababa. So, sa play mas para sa akin mas malaki pa ang potential ni ETH sa long position para sa akin. Sa short position mas malaki pa rin yung pwedeng ibang dito. Okay? Kasi baka i-break niya na yan, no. 1-3. So hindi naman ako masyadong ano dito, pasensya sa mga holders, pero yun talaga yung take ko sa kanya. XRP USDT. And so XRP USDT, ang tindi rin nangyari dito. Okay, no? Basag talaga yung piso. $1 pala guys, sorry. So again yan, 200 DMA pa rin yung nag-hold. Ayun yung kaganda sa 200 DMA. So isa yung sa mga setup na ginagamit ko. Sa pero syempre, hindi rin naman yan yung pinaka-conviction ko sa kanya. Syempre, may criteria yan. May rules tayo na sinusunod pag nag-trade. Okay. Pero ito, ipinost ko rin sa group, a short position. So, congrats sa mga nakasakay. Pasok to, sa H1 ko ito kinuha. So, yan sa trading group, H1 yung ginagamit namin. Ginagamit ko pala. Kasi, real-time, mas cater siya sa day traders. Kasi nga, since yung bias, sa daily mo, pag sa daily mo tingnan, medyo malaki yung ano magiging cut loss mo. Okay, pero sa H1, reasonable yan, using leverage 5x to 10x. So, ito yung naging areas of entry. Hindi ako sigurado sa 3D mute yung ginawa. Pero, yan. Nag-drop na to. Then, nag-post ulit ako. Then, nag-post naman ako ng long position. Ngayon. Kasi, nung nakita ko itong drop, ito yung tinitin ako ng pinaka-idea dyan eh. Na pinaka-play yung triple test ng support. So, first test, second, third. Tapos, nag-post na ako rito ng long position. Okay. Hindi pa dyan sa green na yan. Nasa red pa lang ito. Nag-post na ako dyan. Ng position.
So, tingnan natin kung paano. So, yun nga, tingnan natin kung paano gagalaw to si XRP. Okay, so, ba't ba ako nalagyan ng mga long position, even may mga bias ako na short. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng traders talaga dyan sa group comfortable sa long position. Okay? May mga potential bounces din naman tulad nito kasi may evident na support level na pinakita. Okay, so, tingnan natin kung paano ka paano yung trade nito ni XRP. Okay, so, ayun yung signal natin. Pero, overall structure, ang para sana saluhan dito si 200 DMA. Ito, kailangan nito mag-hold, makabalik sa area si XRP. Kasi kung hindi, medyo hindi na maganda yung magiging mangyari. Baka talaga mag-drop na yung pababa. Okay, breakpoint, kailangan makabalik sa 1.05 above. Okay? So, ADA, USDT. So, ADA, USDT, o si Cardano kung tawagin. O sa mga nalilito, o sa mga medyo bago sa crypto, so, dalawa-dalawa yung tawag, may XRP, may Ripple. Okay, so si ADA kasi, ayun yung pinaka-coins. Okay, siya yung pinaka-cryptocurrency basically. Si Cardano, siya yung pinaka-blockchain. So, si ADA, doon nag-evolve sa blockchain ni Cardano, parang ganun. Si XRP, ang coin, bali si Ripple yung pinaka-blockchain. So, doon sa case na pinafile lang sa SEC, ayun is more on Ripple talaga kasi sila yung humahawak ng exchange. Pero syempre, since yung XRP is part nun, big part, so kaya apektado sila. So, ADA, isa to sa mga may position na on spot. So, then nag-drop to ng yan, 1 point, bumili ako rin ng 1.10 eh, nung nag-drop. Nakapag 1.10 ako rito, pero tinapong ko rin ng 1.60 kasi napakabilis nung ganung gain. Okay na sa akin yun. Kasi may position naman ako dito sa core position ko. Sa EDA. Okay, isa to sa mga competitor ni ETH, Ethereum. So, sa mga hindi nakakaalam, bali yung group behind this cryptocurrencies, part siya ng ETH before. So, ang ginagawa nila, yung mga knowledge nila, yung mga parang mga kulang sa ETH, dito nila ginagamit, inaano nila rito, kumbaga, dito nila ginagawa, dito nila ina-apply kay ADA. So, in terms of potential, malaking potential nito, pero syempre, hindi ganun kalaki as ETH. Pero, over the long run, di ba, aangat din yan. So, currently, okay din naman yung movement niya. Yung support level is intact pa rin, nandiyan pa rin lahat yan. So, kung gagawin ko ito ng daily, ng play, ng daily time frame. Itong daily time frame play parang kasi advisable to sa ano, sa spot or low leverage with low allocation kasi nga kung gagawin niya ng leverage, gumamit rin kayo, minimum 5x to 10x. Syempre, since gagamit rin kayo ng ano ng leverage, di ba? So, kaya sa group, each one ang ginagamit namin, real time, pag post ko ron, registry agad yun. 2.32. So, yan ang pay ko kay ADA sa intraday. Dogecoin. Ito, isa sa pinaka-controversial. Ayun, no? Ito yung pre-trade na ko sa daily time frame. Talagang ito trade na ko, babagsak. Pero, syempre, isa to this year, last April, sa malaki talagang contribution sa ano ko, sa portfolio ko sa crypto. So, umabot ako ng 8x to 10x dito kay Dogecoin. Siyempre, hindi ko na araw nalilipad ng ganyan yan. Ang basis ko kasi dito is nagkakaroon siya ng usage kaya binabank ko siya. Not on technical aspect sa fundamental ko trading na. Ito yung mga breakout areas na to, hindi ko na nakita yan. Kasi nung inaaraw ko kasi ito, sinusundan ko yung mga tao na nagbabout sa kanya like Elon Musk. Okay? More or less, si Elon Musk more on type lang talaga eh. Pero si Mark Cuban kasi, nagtatumatanggap sa sila ng Dogecoin sa mga, sa Dallas ticket, okay, sa mga apparels or merchandise ng Dallas Mavericks, sa US, yung mga tumatanggap na rin yan. So, ayun yung naging basihan ko. Pero hindi ko na-expect na lilipat ko ng ganito katindi ng ganong kabilis. So, nag-out na ako rito, di ba? So, ganun lang naman eh. Kahit long-term holder ka, dapat meron kang meron akong area where to cut kung talagang may medyo deadly na yung galawan, lalo sa crypto. Okay, Dogecoin,
until unless mabreak yung 40, magiging bullish ulit ako dyan. Pero hanggat andyan yan, actually, pinasok sa group, short position. So, congrats sa mga nakasakay. Up to now, at this point, okay, na nire-record ko ito, naka-short, may short position ako kay Doge. So, pag nag-hit yan ng 40, it means stop out na ako. So, ganun talaga. Ito yung daily play trade na ako sa kanya. Okay? Doge USDT. Okay, so, yan. Marami na. ETC pala. Ito. Ito rin. ETC. Ethereum Classic. So, ba't ba gustong-gusto ko to? Kasi malaki naging contribution din ito sa ano natin, sa trade natin ngayong month. Gila sa akin, sa lahat ng members, kasi breaking highs talaga to. Eh. Sa H1. Kung titirin nyo to sa H1, guys, ang tindi ng galawan nito. Makita ko lang yung ano. Bago siya nag-drop, syempre. Ah. Ito, syempre, drop na yan. Yan, dito pa lang. Yan, ito. Itong movement na to. Itong pangat. Ito talaga yung ano eh. Dito talaga ako nakapag-bank tsaka karamihan sa members din. So, itong play na to, 82%, imagine. So, from here, dire-diretso pangat, breakout after breakout ang ginawa niya. Tuloy-tuloy yung signal namin. Walang katapusan. Kahit kinuha namin dito, then ang may re-entry, tanda ko itong mga area na to eh. Then, ito ang area na to. Ang naging trail nito is 20. So, palta natin ang 20 to. 20 MA. Yan ang naging trail niyan. Yan. Diba? Yan. Every step dito, every drop sa area na to, napupos kami ng long position. So, kahit wala dyan, kahit nandito pa lang, basta nagkaroon ng pullback, 50%, na pasok sa setup ko, pinupos ko sa group yan, kahit itong area na to. Medyo spiky siya, pero okay lang. So, yun nga lang, yung binaganto na yung nangyari sa kanya. So, short position na yung mga pinasok sa kanya recently. So, may long position pa rin from here. Pero hindi na siya ganun katindi, pero yan, ito, short position na yung pinost ko rito, alam ko. Kaya rito. Kung hindi man ako nakapag-post ng ito, minsan kasi, halimbawa, nasa work, then nakita ko, nagpumasok sa notif ko na merong pasok na doon sa setup ko na ginagamit, so, ipinopost ko agad sa group, not in a way of chart, pero in a way of writing lang na short BTC or short ETC, so ganun lang. Pero at least kasi magkaroon ng head check yung mga members na ano, na ayun yung position na binibet ko kaya ano, kaya sa isang particular pair. Okay? So yan. ETC, ganun pa rin. Tingin ko, ang pinaka area dito to take out is at least for now, 75. Okay, 75 to 80. Hanggat maaari matake out niya. Kasi kung hindi, potentially, 37. Tindi nito. Grabe. Tindi ng bagsak nito. Hindi ko na ito masyado natingnan nun eh. Nung drop talaga eh. Kasi naka BTC ako, naka ETH ako, naka BCH ako, naka Litecoin ako. Yan. Yung mga position na trade natin no, recently. So, ito si Ethereum Classic. Still, hanggat hindi natin take out itong 77 to 80. Para sa akin, ano pa rin yan. Drop pa din. Okay? So, yun lang guys. Sana may nakuha kayo. Yung thought process natin. Kung gusto nyo mag-join sa group, register guys sa BitChart. I-message nyo yung FB page para makuha nyo yung mga details. Okay, thank you guys and God bless.